Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Lubak dito, lubak doon! Reklamo ito ng publiko sa mga kalsadang gawa galing sa pera ng mga tao. Kahit anong ngawa ng mga motorista, umbok at lubak na kalsada, hindi pa rin magawa. Reklamo naman po ng ilang mga ka-KP. Kung hindi usad pagong, ang daloy po ng trapiko ay baku-baku naman daw yung kalsada dito sa Metro Manila. Tulad na lamang dito sa parte ng C5 Road na malapit po yan sa Lanuza Avenue dyan po sa lungsod ng Pasig. Alam ko yan! Na hindi daw pantay, parang ganun daw. May ganun? Five, six. May ganun? Five, six. Oh, ano yung problema niyan? Panuuri natin to. Ang C5 Road na dumadaloy mula sa Katipunan, Quezon City, na tumatagos sa Pasig hanggang sa Taguig, ang isa sa mga pinakabugbog na kalsada sa Metro Manila pagdating sa dami ng mga dumadaang motorista. Kasabay nito, isa rin ang C5 sa may pinakamataas na naitalang insidente ng road accident sa Metro Manila. Isa sa mga itinuturong dahilan, bukod sa human error at madilim na daanan, ang ilang parte ng C5 na kailangan ng kumpunihin. Halimbawa na dyan, ang mga litratong ipinadala ng isang concerned citizen bago makarating sa flyover sa Pasig, pagkalagpas lamang sa Lanuza Avenue na papunta sa Ortigas, makikita na may ilang nakaumbok na parte ng aspalto sa gitna ng kalsada. Ganyan din ang eksena sa C5 Road na northbound na malapit sa Heritage Village sa Taguig. Okay, sana ay napanood ito ng DPWH para maaksyonan po itong hindi pantay, yung 5... Ay, nandiyan ba? Nandiyan ba? Oh, yan, dyan. Nandiyan ang ano? Nandiyan pa lang DPWH. Oh, kala ko wala. Eh. Nasa linya ngayon po ang Regional Director po ng DPWH NCR. Bago na pala ito. Si Engineer Melvin Navarro. Sir Melvin, magandang gabi. Si Alex Santos po ito. Magandang gabi, Alex. Opo. Kasama ko po si Ben Tulfo. Live po tayo sa UNTV. Ito po ang Kilos Pronto. Kaya ho kami tumawag para ho humingi sa inyo ng kilos, prontong aksyon. Baka pwede ho ninyo kami matulungan dito. Ano po pwede ho natin gawing aksyon dito dahil medyo hindi daw pantay yung kalsada dyan sa C5? Yes, yung sa C5, yung lake na natawag natin na truck lake. Apo. Ito kasi yung nadaanan ng mga truck na sunod-sunod sa pagtaan. Okay. Ito. So, mukhang nag-deteriorate. Oh, okay. Dahil sa sobra ng dami, saka bigat na rin yung mga tumadaan na, apo, na mga truck. So, nakita na po na rin yan na, apo, medyo masama na. No? So, ang problema lang, hindi kami maka-action ng naipalitan yung track lane. No? Dahil since November 1 hanggang January 9, temporatoryum tayo na inito ng SMTA. So, gagawin na lang natin na pansamantala habang nakamoratoryum tayo, may i-dispatch kami na equipment dyan next week na yung tawag dito rotomilling machine. Ano po yun? Ano po yun? Yung kumakaskas sa aso. Ah, okay. Para mapantay lamang ho. Mapantay lamang. Okay. Na, para hindi naman nagiging uncomfortable yung mga dumadaan. Sige po. Kumukuha lang kami ng clearance o permit from MMDA. Okay. Para kung ano yung oras kami magtrabaho. Yes. Kasi hindi talaga tayo pwede magtrabaho ngayon. Tama, tama. Ngayon. Okay. Talagang napaka-traffic na itong Christmas season. Naintindihan so, po natin na yun. Lang natin. Kaskasin natin. Okay. Sige po, sige po. Para lang ho, may konti pong aksyon hong gagawin po ang DPWH, sir. Oo, ang gagawin natin. Ayun. Sige, sir. Makakuha lang kami ng permit from them.
Okay. I-dispatch na namin. Ayun. Equipment. Meron naman kaming sariling equipment na ayun. Apo. Director, bibisitahin po namin yung lugar kapag nagawa na ho ninyo ito. Oo, yung mga itinatarget namin yung December 7. Ayun. Apo. Gagawin natin dito sa Eastwood, panang yeah. Kasobra doon. Apo. Ayun. So, sige po. Pagbaba mo ng ano, ng tawag dito, itong from Bibit. No? Mm-hmm. Okay. Okay. Sige po. Okay. With that, Director, thank you so much po. Ha? At least ito pong reklamong ito ay nakarating na rin po sa inyo. Oo, gagawan natin ng paraan. Okay. No? Thank you, sir. Okay. Maraming salamat po. Alam mo, Lex, kahit na inantok ako doon sa pagsasalita ni Director, pero ako yun parang papasalamat ako kasi kanina hindi ako mahulog sa ano. Kung sasaluin na sana kita. pero maganda ang sinabi niya. Meron sila equipment. Kaya lang, ipaliwanag natin doon sa mga nag-aantay, Lex. Ano? Hindi sa pinagtatawanan natin. Papatagi nila yan, pero meron silang gagamitin na parang... May makinaryo sila dyan. Kakaskasin. Oo, para nang sa ganun, ang pagdaan ng truck, hindi na yung 5, 6. Pati hindi ho nila basta-basta ho yung mapagawa ng ano talaga ng kompletong magandang daanan na. Dahil nga ho, holiday season. Ayaw. Baka matraffic, kayo na naman magagalit sa DPWH. Ayaw. Ayaw. Okay.